Yun nga, today is Tuesday, so pauwi na kami ng Krakow kasi may work na. Pero under quarantine pa rin. Pero yung work kasi ni Silvic is required pa rin pumasok kahit once or two times a week. Kasi kailangan pumasok pa rin. Pero hindi naman sila pinoforce na mag-work. Pero ako kasi kailangan ko rin pumunta ng Krakow kasi marami kaming ginagawa sa trabaho, tapos lagi pinaparush ng ganito ng ganyan, hindi ako makapag-work sa laptop kasi mas preferred ko dun sa PC sa Krakow kasi mas kumbaga mas malawak yung ano niya, yung ability pa. Basta parang mas malawak yung kakayahan ng computer dun sa Krakow. Kaya mas gusto ko magtrabaho dun. Tapos hindi naghahang ang internet. Chos! Malamig pa rin dito sa Poland. Kasi spring, parang mas maaraw. Pero minsan na ulan, ganun. Kaya hindi mo alam kung anong panahon. At yun nga, allergy ko, yan, nagaano pa rin yung allergy ko, at saka ang aking bibig, nagkakaroon ako ng parang lapnus sa bibig kasi sa ano daw to sa lamig, tapos nagbabago bigla yung panahon. At yun nga, so kakain kami dito sa paborito namin, yan, nag-process kami, pero hindi kami nakapunta sa mga pinsan sa mga tiyahin niya dito. Saka kay La Arnie kasi sila rin taga-Tarnow kasi hindi na namin nirisk na bumisita kasi nga under quarantine pa. So, inaantay ko na lang si Silvek para kumain. Bumili siya ng pagkain. And this is what we got. The same, honey? Yes, the same. Same. Special. Same special. Yes. And we need to put back. Oops, wrong. Aba, atras tayo na konti. Kasi, yan. Para sa akin, ang process ay parang Jollibee. Pero, wala sila spaghetti. Parang Jollibee sa atin. Kasi, sulit yung cost ng mga pagkain nila. Surprise. Yan. Burger, meron kong salad, and fries. Moments later. At ayan, so nandito na kami sa Krakow. Yan. Nasa Krakow na kami! Chush! Yo, chos. Yun, nasa Krakow na kami, pero Silvic ay nasa baba pa. Kikita nyo, ayun siya. Ayun. Nagbababa siya ng gamit, pero nadala ko na yung ibang gamit. So, yung mga kasi nagpalagi siya kanina, siya lang pumunta kasi ayoko nga pumunta sa labas. Kasi natutrauma ako sa mga napupunood ko na basta Asian ay may embarrassing moment na nangyayari pag nasa public or something. Kaya siya na lang talaga yung pinapapunta ko pag halimbawa na mag-grocery, ganun. So, ilalagay ko na yung mga napamili niya kanina na binili niya kanina sa grocery doon sa Maidan. So, ilalagay ko na siya sa refrigerator. At so, yun, makikita niyo, wala na siyang yelo. Hindi ko na, nag-defrost kami nakaraan kasi sa last na video ko, nawakapal ng yelo, nakakahiya naman. Pero ngayon, itinanggal na namin lahat ng ano, at saka na, ubos na rin namin kinain lahat ng mga naka-stock doon. Kaya, bumili na kami ng bago. Yan. Ito yung cookies na dala ko, na gawa ni Mami. Yan. Bawang. At saka, yan, meat. Yes. Pumili kami para hindi na laging nabili sa grocery. Yan, chicken.
chicken thai, chicken something. Siguro yun na lang muna yung i-re-refreeze ko. Tapos ito, lahat na lang muna. Kasi plano namin hindi mo minakin. At saka yung mga tumas ko na sumisigaw na ng kapaliman. At syempre, itlog. Itlog. Ayan, itlog. At saka saging, nahili din ako sa saging, butter, saka ketchup ko. Kasi in kahit saan talaga kailangan ko dala, sa bahay or sa mainland, kasi kailangan ko ng ketchup. Yung butter, dito ko na siya ilang, ay meron pang all the butter. So yun yung gagamitin ko bukas. Pang-rasul, siguro sabihin namin mo ngayon, so dito ko na. Sibuyas. Ang daming sibuyas ni Bakala. Sibuyas na mahaba at saka sibuyas na bilog. Pare, para sa akin, pareho lang din yun. Pero, hindi ko alam. Bye. Okay. Paborito ko. Ananas or pineapple. Ananas. Cabbage. Magpapansit ako. Siguro mga Thursday or Friday. Kasi pupunta dito yung katrabaho ko. Papansin ako para ipatingin ko sa kanya. Saka ito yung turkey na part ng turkey na naano ko. Na ipangrarasul. Rosul. Rosul. And then lemon. Yan. Dalang ko pang lemon dito pero bumili na rin siya. And carrot. So yun. Yun na yung pagkain namin mga siguro mga 1.5 weeks mga ganun. Kasi hindi naman din siya hindi rin naman malakas kumain si Selby. Kaya ako lang kaya malakas kumain. Kasi nagra-rice ako ng hapon. Kasi hindi pwedeng hindi mag-rice. Kasi medyo nahihilo ako pag hindi ako nagra-rice. Konti lang naman. Hindi na ganun kadami tulad ng sa Pilipinas na pag nasa mang inasal ka ibongga. O sige na, gagawin ko muna to. One eternity later. At yun nga, so time check tayo. It's 9:55 na ng gabi. So, yun. Kanina pagdating nga, nag-ayos lang ako. Tapos kumain na rin sa Silvic. Di na ako kumain kasi mabigat na yung kinain ko kanina sa process. So, ngayon ay nag-i-edit pa rin ako. Kasi mga 2 hours na siguro ako nakaupo dito. Pagdating namin. So, ito yung in-edit ko, yan. Hindi po vlog ang ini-edit ko ngayon. Kaya, wala rin ako medyo minsang oras mag-edit kasi pag naaaliw ako sa isang content, pag ang tutok na tutok ako, ang pag-i-edit naman po ay hindi ganun kahirap o kadali. Kasi, natututunan ko rin naman. Ang ginagamit ko pong editor ay ang Premiere. Adobe Premiere Pro. Yan, ito yung ginagamit kong editor. Kasi sinubukan ko nang mag Filmora. Pero hindi ko masyadong bet ang ano. Siguro hindi ko rin kinarir kasi yung Filmora. Pero itong Adobe Premiere talaga yung sobrang naging swak sa pag-i-edit ko. At I'm so happy na nakakagawa ako ng content within 2 hours lang na edit. Ganun lang, 2 hours, minsan nag 1 hour lang ako pag hindi masyadong mabusisi. Tapos, pag hindi rin ako nababaling sa iba yung ginagawa, diba? Kasi ganun eh, pag nag-i-edit ka, tapos minsan may mag-a-upload na parang idol mo, ganun. Papanoorin mo, so mawawala yung concentration mo, ganun. So, yun nga, nag-i-edit. Pero ito ay hindi ko vlog. Ito ay para sa trabaho ko kasi gumagawa kami ng online camera shots. Mga online teaching namin. Kasi kailangan naming parinturuan yung mga bata kahit sa bahay nila. Pero ang ginagamit naman, hindi naman yung online talaga na nakikipag-usap. Minsan may meeting lang kami. Tapos minsan, nag-upload kami sa group namin para dun sa gagawin ng mga bata ngayong araw na to, ganun. Tapos,
yun, nag-i-edit ako. Ito medyo busis, mabusisi. Kasi syempre, kailangan natin medyo, konting medyo professional. Hindi katulad sa vlog na walang-wala lang. At yan, ipapakita ko sa inyo. Yan. Ito yung ginagamit kong editor, Adobe Premiere Pro. Actually, itong editor na to, sobrang dali lang niya pag talagang alam mo na siya. Saka medyo mas mas madali siyang gamitin kaysa sa ibang editor, mas lalo pag naging gamay mo na. So yan, makikita niyo diyan, guys. Yan kung yun yung mga insert elements mo sa mga ganyan. Actually, itong Adobe Premiere, napakadali lang nito para sa akin. Kasi na-try ko na ang Filmora at something na iba. Mas medyo nahirapan ako dun. Pero syempre, iba-iba kasi rin tayo ng iba-iba rin kasi tayo ng parang kumbaga gamay na editorial. Pero ito naman kasi, nung una, isi-share ko lang sa inyo, nung una kong ginamit ang Adobe Premiere Pro, sobrang hirap. Kasi may once lang na mapindot ka, mawal. Sabi ko, ano nangyari? Ganito, ganyan. Ganyan na ako. Pero isang pindot, okay na. Pero, yun nga, na ano lang din sa panahon din yan, sa panahon kung gano'n ka katagal mo na itong ginagamit or lagi mo siyang ginagamit. Siguro, pangalan nito, dun muna magagamay yung isang bagay. Kaya ako, sa totoo lang, itong skill ko na mag-edit ng mga pangalan nito, mga basic lang, nagagamit ko rin sa trabaho. Extra. Halimbawa, nung Christmas, gumawa ako ng film para sa trabaho ko. O hindi na sila kailangan mag-hire ng gagawa nun. So, ako na lang yung gumawa sa dagdag pogi points na yun sa employer nyo. Kaya yun. Kaya kung nagpapasalamat din ako na natutunan ko to kasi parang naging plus ko din kasi hindi naman lahat ng tao medyo may alam sa ganito. Advantage na rin yun. So, ngayon, pag may mga tanong kayo tungkol sa editing, nandito lang ako, kaibigan, tutulungan ko kayo. At yun. At yun, dito ko natatapusin yung vlog ko. Pero bago ko siya tapusin, shoutout muna tayo ng bonggang-bongga. Shoutout tayo kay Melchor Balanay na nandito sa Poland na siya ngayon. Welcome po sa Poland. At sana magkita tayo someday. Syempre kay Divina, ito yung channel niya. At sa kay La Arnes, siguro pag na-upload ko to nanganak ka na. At syempre kay at Ate Jerica Story, ito yung channel niya. At kay Pani Hazelnut, ito rin yung channel niya. Suportahan na natin yung mga kaibigan kanila. Sa mga kaibigan ko na nasa Pilipinas, sa mga college friend ko na nanonood dyan, thank you so much kanila Dar, at sa mga kamag-anak ko rin na sumusuporta sa akin na mga 100 plus na kamag-anak, maraming salamat po. At kung syempre bago ka dito sa vlog, sa channel na to, please like, subscribe, and please click the notification bell para updated kayo sa lahat ng mga ganap natin dito sa Poland. Maraming salamat and bye!